alam kung di, amuyin ko lang, hindi ako sure kung ano siya. Oh. Hi mga kalakwacha! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kazzy. And if you are new here, please don't forget to hit on the subscribe button and ring on the bell for notifications. So for this vlog, I will share with you guys what's inside my bag during an overnight backpacking or an overnight trip. So if you want to know what's inside, please keep on watching. It will be a bag raid, but these are the must-haves during an overnight trip. So I will show you what's inside my bag. I will not say anything about the bag. There's nothing special in here. It's just a department store bag. So let's proceed on the items inside. So the first essential I have in here is, of course, the bath towel or the face towel, because sometimes there is no available towel on your friend's house or in your Airbnb or whatever, so you must have this one. At least makakapagpunas ka sa sarili mo, di ba? Kahit na hindi na ganun kalaki yung bath towel na dala mo, kasi overnight lang naman. And then next is, of course, the clothes. Isang pantulog and then yung pang-uwi kinabukasan, ganun. Okay, so next is, of course, ito yung medyo marami-marami. My travel essentials. I store here all of my bathing needs, my toiletries, and also, let's open this one. I guess you have seen this one if you have watched my previous vlog way back. My vlog entitled, What's Inside My Luggage? Because this is also what I bring inside my luggage. So, basically, ito yung dala ko kung kahit saan man ako magpunta. Kung kahit ilang araw ako, ito pa rin yun. So, ang laman nito is this one. Hindi ko napapakita ko ano yung nasa loob, because it's for female. Yan, yung mga pads na kailangan nyo. Baka magkaroon kayo. And everything, pad liner. Basically, women's essentials. Next, of course, women's essential din. Feminine wash. I actually use small containers. Kasi usually nasanay ako kapag may flight, sinasalin ko lang para hindi siya spacious and para hindi ipaiwan yung mga liquids. And syempre para madali na rin dalhin. Of course, deos, di ko ito pinapromote ha, pero Avon to. And then, toothbrush of course. Make sure that you always have your separate toothbrush ha. You have your separate toothbrush on your house and then for your travel. Para hindi nyo nakakalimutan. So, yan. Basically, may toothbrush doon. And of course, may toothpaste din. Toothpaste. Itong toothpaste na to ng bata. Kasi, wala lang. Gusto ko lang ng ano, maliit. So, ayan yung nakukulot ko yun sa bahay. Next, I always have my sunblock with me. I'm not promoting this, ha. This is just what I use. Sunblock. Kasi kapag ka wala ako sa bahay, hindi ko na dinadala yung ano ko, yung pang face cream ko, day cream. So, ginagamit ko sunblock when I'm outside. Next is, ayan, paubos na siya. Ang aking facial wash. Hindi pwedeng mawala yan. Kasi, magdadry yung skin kapag soap yung ginagamit mo. And then, I have small containers. Like, ito, dito mouthwash siya. Ginawa ko lang siya lalagyan ng shampoo. Kasi, ayoko gamitin yung mga shampoo ng hotel. Gawa ng that can cause dryness to my hair, so I prefer to use my own shampoo instead. And then, the mouthwash. Ito talaga mouthwash kasi ubus na siya. And then, ano ba yun? Puro ubus na. And then, ito, hindi pa ako nakapag-refill pala. Sorry, ano ba yan? Nakakahiya. Ito naman, baby cologne, ano, nalalagyan. Pero yung laman yan is hand soap. Wala lang, pagkakailangan ko lang mag-wash ng hands. And then, ito rin, hindi ko na rin na-refill. Lalagyan to. Pero, dito ko nilalagay yung aking body wash. Hindi na ako nagdadala ng ano kasi, ng hard na soap. Naging liquid soap. Kasi baka mamaya dyan, hindi ko prefer yung ginagamit doon or whatever. Ito is shampoo from the hotel.
na ano ko lang, dinala ko lang siya for extra. Kasi kunwari, pag may manghihiram sa akin na friend na, uy, manghihingi rather, na, uy, may shampoo ka ba dyan? Bigay ko to. Hindi ko bibigay yung sa akin. Damot. Then of course, meron akong ano, lotion. Pwedeng mawala para hindi mag-dry ang ating mga skin. We always have our lotion. Actually, parang ngayon ko lang binagrade itong ano ko. Itong travel essentials ko. Parang hindi ko siya binubuksan ever. This one naman, nirefill ko lang din siya. Conditioner. And then, ito. Ano ko? Amoy ko lang ha. Hindi ako sure kung ano siya. Oh, shampoo rin. Pero, as you can see, hindi ko siya napuno kasi nahirapan akong isalin. Kaya, ginamit ko to instead. Next is, of course, the cotton buds. Yan, di mawawala yan sa akin. Actually, nakakatawa kung paano ko siya nireuse. Ito, lalagyan siya ng cable. Cable accessories. Data cable ata yung original na laman ito. Ginawa ko siyang ano, lalagyan ng cotton buds para hindi siya mabasa or what. And then, ito naman, galing lang to sa hotel eh. Sanitary bag, extra bag. Para sa mga trash, if ever. Okay, next, of course, ang Kikay kit ko na lagi na pagkakamala na camera or phone. Ayan. Lagi ko siyang dala dyan. Hindi ko na yan i-open, ha? Sa next time ko na lang i-share sa inyo yung Kikay kit ko kasi hindi tayo matatapos. Ang daming laman yan. It's of course, wallet. Pwedeng mawala. And then, umbrella. Baka kasi umulan or baka mainit. Alam mo na. Next is, may pouch for the cables, chargers. Ayan. Laman yan. Mga cable charger, power bank. Isang bag lang siya. Para hindi ka malobat kahit nasan ka. And then, I always have an extra eco bag for my dirty clothes. Ayan. Diyan ko siya ilalagay pag madumi na siya. Para hindi siya maghalo-halo dun sa bag. Wala na siyang laman. Ayan. Next, sa may, ito tayo. Okay. Next is, yes, of course, I always have my shades. Masisilawin akong tao, hindi ako pwedeng walang shades. So, parang hindi kompleto yung fashion kapag wala ako niyan. Next is, of course, cologne, alcohol, suklay, and, what's this? And, ID. Ayan, kahit saan kayo magpunta guys, dapat meron kayong ID para may pagkakilalan kayo kung sakaling mawala man kayo or whatever. And then I think I still have something missing inside my bag because I haven't purchased one yet again because naubos na siya. Yung hand cream, lagi akong hand cream. Ayoko kasi ng, ako kasi dry skin ako. So, kahit sa mukha o kaya sa kamay, lagi siya nag-dry. So, kailangan ko lagi ng moisturizer. Ganun ako kaarte. And wait, meron pa pala, yun. Ang aking camera, hindi siya pwedeng mawala. Kasi minsan, may mga biglaan kang mga bagay na gustong i-capture. Like, may mga kailangan mo na lang siyang i-vlog bigla, kailangan mo ng camera. So, para hindi masayang moment, kailangan may dala kang cam. And of course, yung ano, gorilla pad na ito, dala ko rin. Basta simula nung nag-start ako ng vlogging, like ko na siyang dala. Pag hindi ko siya dala, parang kulang yung buhay ko. So, pag hindi ko siya dala, makikita niyo yung vlog ko. Kamay-kamay lang. Pero hindi ko mapakita yung gorilla pad kasi ginagamit ko siya ngayon. Ayan, ibalik na natin siya. Well, ganun lang naman kakonti yung dala ko kapag nag-overnight. Pero actually, depende pa rin kung anong pupuntahan. Ito kasi, pagka overnight somewhere lang, na mga basic. Pero kung kunwari, overnight swimming, syempre may dala ko mga swimsuit, ganyan. Mga pangrampa, baka medyo mas malaking bag. Kasi alam mo na, it won't fit in. Lalo na kung girl ka tapos hindi ka sure sa outfit mo. You have to choose pagka nandun ka na sa venue. Minsan, kailangan mo pa yung friends mo na i-judge ka kung ano ba yung tamang suotin and all, whatever. So yun, bali ang pinaka-importante para sa akin dito is ito. Yung travel essentials, lalo na you have to store it in just one pouch para hindi siya nakakalimutan. Kunwari, uy, biglaan na, tara, let's go out, blah, 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 ganyan. Nayaya ka ng friends mo. Sa akin, madalas mangyari yung ganun, it happens so often, na I will just pick up this one and put it inside my bag, and then confident na ako na I did not miss something.
So, ayun. Sobrang advantage yung nakalagay niya siya sa isang lalagyan na lang. So, that's it. That's inside my bag. Whenever I'm traveling overnight, overnight backpacking. And I hope you guys enjoyed this video. And I hope that you still got some tips from me. So, if you guys like this video, you can just click on the like button below this video. And if you have comments, suggestions, or questions, you can just leave a comment in the comment section. And of course, don't forget to subscribe and ring on the notification bell so that you'll always be updated on my latest uploads. And of course, I will not forget the shoutouts. First shoutout to Miss Camille de Maranan Peña for always supporting my vlog. Even if you're not watching so often because you are so busy, you keep in touch ka pa rin sa akin by supporting all of my posts whenever I hit hundreds and hundreds of subscribers or more. Thank you for wishing me luck as always. Next is Mr. Carlos Villamater. Thank you for watching. Kahit na nung una wala kang YouTube channel, pero ngayon alam ko na nag-subscribe ka na because ngayon ko lang din shinare sa inyo na pwedeng mag-subscribe pagka Google account yung gamit. Kaya yun nga pala guys ha, if you don't have a YouTube channel, make sure na you can sign in on your Google and then you can subscribe kahit wala kayong channel. You can do that. Para, yun nga, lahi yung updated. Mas okay yun. Saka, it will help us. Malaki po yung pangangailangan namin. Chart. Next is Miss Arneline Santos and Mr. Dave Parducho. Nakasama ko po ito since day one na sumusuporta sa vlogs ko sa pinakaunang-una ko pang upload. Ayun, and best wishes pala kasi malapit na yung inyong wedding. I wish you all the best and lots of kids, maybe. See you on your wedding day. Next is Miss Roxette Rubio na kasama rin to since day one na hindi po mapalaya sa pagsuporta. Thank you, and sana hindi kayong magsawa. Ayun lang guys, and thank you for watching. See you again on my next video, and see you next trip. Bye-bye!